Này. Namatay na naman siya, oh. Subukan na natin itong battery na ito. S168 24 volt 60 ampere ang isa. So mabigat siya kay bababa ko. Ito yung gagamitin natin, 24 volt na hybrid inverter. So ngayon, mako-compare na natin kung ano yung mas maganda yung kanyang waveform, kung ano mas maganda yung kanyang feature. Parehas na parehas sila, yung wattage lang nagkaiba lahat. Parehas na parehas, 24 volt 3000 watts 125 ampere. Tapos yung kanyang output ay 50 or 60. Eh, tingnan natin. So, siya nga pala guys. Para sa mga gustong bumili na ganitong hagdan, tamang-tama kung mag-install tayo ng solar panel. So, ito pwede nating iselect sa gusto nating taas. Yan o. So, hindi siya kagaya ng conventional na kung ano yung tayo niya, yun na lang. Kung ano yung haba niya, yun na lang. Ang choice mo na lang ay putulan mo kung sakasakali. Pero ito pwede. Yan o, kung gusto natin ganyan lang. Yan o. Pwede. Yan, ganyan kataas. Okay, all size siya. Para kang bumili ng katala, lahat ng tornilyo kaya. So para sa mga interested na bumili ng ganitong hagdan, ilalagay ko pa sa description box tapos sa top comment section. Okay, tuloy natin. Dito guys ay pares na pares sila ng mounting. Ay, marumi na. So, dito ay yung positive. Testing lang naman eh. Hindi naman natin itetest yung pinakamabigat na load eh. Right polarity. 26.34. Okay. 26.34. Nakakatakot to. Hindi sa akin, nakakatakot. So, check natin. Negative. Negative. Positive. Positive. Okay. So, ito yung nakakatakot kasi dito yung ano. Unang test. Try natin na ano magdamag. Okay, observe lang muna eh. Okay. Tapos sa solar panel. Ayan na. Boom. Tingnan natin kung mag-charge. So bago natin siya i-charge, tingnan muna natin kung maganda yung kanyang waveform, stable ba yung kanyang frequency, hindi ba basura itong inverter na to. Ayun o, nag-charge na siya. So kanina, sinet ko na siya sa... Yun, mataas yung kanyang charging current. Bigat yan. Hati-hati sila sa solar at grid. 30x30. Then, appliances mode. Dito, isat natin siya sa... user setting. Then... Ayan. 50 Hz, lagay natin sa 60.
Tingnan natin kung totoo nga yan. Then, alam natin kung naging 60 yun. Ayun. 230. Okay, bahala na mag-set yung ano, may-ari sa ibang mga setting niya. Okay. So ngayon, subukan natin siya na ano, kung 60 Hz ngayon lumalabas na may nakapasok na solar panel. Kasi sa akin, kahit naka 60 Hz yung setting, yung pumapasok na, pag may pumasok na solar, magiging 50. Pero pag walang solar panel, magiging 60 Hz siya. So complicated yung sa akin. Pero ito, subukan natin. Try natin. Ayun. Okay, so meron na yan. So dito na 230 volt AC, tapos yung kanyang frequency. Ayaw niya. Ito kaya. Malamang 50 pa rin yan. Parang pareha sila. So tingnan pa rin natin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. 200 volt. So try natin. Huwag muna mawala ng pag-asa. Ayan. Ayan oh. Mas malala pa kaysa sa akin yung gamit ko. Ayan, ang dumi ng kanyang waveform oh. Ayan, ang dumi. Maraming mga spike. Ang taas oh. Ayan. Subukan natin tanggalin yung solar panel. O yan, yung kanyang frequency. 46. Magulo. 47. So, magulo yung kanyang frequency, guys. Tingnan natin kung magbabago yan. Tanggalin natin yung solar. Kung maging 60. Ayan, naging 59. Stable na siya ng 59. Or 60. Pero yung kanyang waveform talagang makulit. Okay, mas makulit siya ngayon. Ayan. So, kahit pa paano, mas matino naman yung waveform ni ano, yung 1,600 watts. Dito talaga, ano, marumi. So, ibalik natin yung kanyang, ano, panel. Ayan, naglaro na naman ng 46, 55. 46, 47 hertz. Hola. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Ba't ganon? Pau MR, ba't ganyan ang product nyo? Much, much, much later. So, ngayon ay ayaw niyang kumapit sa grid. Kasi gusto kong i-charge kagad, makulimlim ngayon eh. Tinanggal ko na yung solar, ganun pa rin. So, tingnan natin sa setting. Ang setting niya dito ay utility solar battery. Dapat sana nag-engage na yan eh. So subukan natin siyang ilipat sa NTS. Ayun. Subukan natin kung papasok sa grid. Try natin patayin yung grid tapos reset. Ayun. Boom. Ngayon, i-charge na nagamit ng ano, grid. Pansamantala. Tingnan natin sa 27 kung 27 volt yung naka-default sa kanya. Ayun, 27.0. So yan ang susundin natin para hindi masira yung battery. Pero pwede pa natin itaas yan. Much, much, much later. Ayun, 27.0. Okay, hindi na yan mag-charge kasi nga puno na siya. So, pwede na natin siyang gamitin. Pero itest muna natin yung bawat cell niya kung balanced na ba or hindi pa. Tingnan natin kung ano yung pinakamataas niya tapos yung battery. Okay, kung accurate ba yung reading dito at dito sa kanyang display. 26.8, 27 doon. Halos parehas lang naman tapos bawat cell. 3.3.
Okay, so ngayon ay i-check muna natin sa app. Okay, i-connect natin sa app. Yan. Yun, tumunog na siya. Ayan. So dito, mas accurate pa dito kaysa dito sa ano, inverter. 26.7. So yung bawat cell niya, makikita naman dito yun, oh. Para hindi na tayo mag-test ng gamit ng tester. Okay. Saktong alas 3. Magsisimula. Yun. Subukan na natin. Okay. Discharging na siya ngayon. Makikita natin, nasa 230 yung load natin. Hindi pala, volt pala yun. Dagdag natin to. Saktong... Ayan, 200 watts, 201 watts. Aray ko. 200 watts. Nadali ako ng static. Okay, so, nag-start tayo ng alas 3. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Update, update. Much, much, much later. So, ang maganda nito, guys, kahit na nandito ako sa loob ng studio at nasa labas yung system, pwede ko mamonitor yung kanyang battery gamit yung app. Ayan o. Pwede nating mamonitor yan o pagdating dito. Ayan, nandiyan sa tapat na yan sa kapila. So, pwede nating mamonitor, makita natin yung status ng battery. Okay? So, nasa 25.7 yung battery na natin. Tapos, yung status ng battery ay meron ng 3.1. Makikita natin dito eh. Tapos, yung kanyang waveform, kung malinis ba, sulit ba si 3,000 watts na PowerMR. Malinis. Malinis siya, guys, oh. Malinis yung kanyang waveform. I-try natin dito sa mismong malapit sa inverter. Ito yung kanyang output, ito yung grid, tapos ito yung output ng inverter. Okay, so tingnan natin. Dito marumi, you know. Talagang napakarumi. Oh, lipat pa natin. Okay. Tapos, dito sa isa. Dito. Try natin dito. Ba't ganon? Ayan o. Tingnan natin, baka nagbago na dito. Ayun, talagang marumi. Try natin ulit sa loob. Kasi, sinusupply niyan ay nasa loob eh. Try natin dito. Okay. Ayan o. Malinis dito. Oh. Malinis. Paano nangyari yun? Yan yung natira sa ating battery. 25.6. Okay. Malamang ganyan din yung sa akin siguro. Malamang malinis din lang sa loob ng bahay yung pumapasok. Wala kasi mga ganito sa kanyang output. Yung mga nandito sa kanyang output na ganun, oh. Sa kanyang mga wire sa output. Ganyan, oh. Nakalagay dito. Si Victor MN kasi meron siya. Kahit yung ground, meron siyang ganito. Yung output at input, tapos yung kanyang ground, meron siyang ganito. Tigitigisa. Isang linyang ganun, meron siyang ganito. Isang linyang ganun, meron siyang ganito. Bali, apat. Lima. So, siguro malaki ang tulong ng ganito, yung ferrite ring na ganito sa kanyang output. Okay. So, nakakaisang oras na siya. Isang oras na. Okay. 2 hours later. So, namatay siya, guys, siya, no? Namatay siya ng
5 o'clock. Bale, nakakadalawang oras pa lang tayo. Hindi ko alam kung bakit. So, i-load ulit natin kasi nga, buhay pa naman yung battery. Protection cell under voltage. Malamang mayroong isa na na nagkakaproblema dito. So ayan o, imbalance na. Meron ng mababa na mga cell. Ito 2.6. Tapos ito kanina 2.8, 2.9. Protection cell under voltage. Patayin na natin kasi nga hindi na maganda. Okay pa yung iba kasi 3.1. So tapos na yung laban at tapos na yung ating test sa battery at BMS, tapos dun kay PowMR na hybrid inverter. Okay, sa positive review muna tayo. Umiyak pa si Wadilasag. Yung hybrid inverter, maganda. Maganda, kahit pa paano maganda. Siyempre, malakas. Malakas yun kasi nasubukan ko na gaya yung ginagamit ko. Tapos, yung kanyang waveform, malamang nai-interfere lang dun sa system kasi malapit. Pero pagdating sa loob ng bahay, malinis yung kanyang output. Dito tayo sa BMS. Dito sa BMS, maganda kasi nga, makikita mo lahat ng information, lahat ng status ng battery, actual, tapos napakabilis i-connect sa phone. Kahit na medyo malayo ka sa kanya, 4 meter yata, kayang-kaya. At pagdating sa battery, eto na guys, eto na. Disappointed ako sa resulta ng ating test. So, hindi na siguro bago yun kasi nga, yung ginamit nating battery ay used battery. Gamit na. Okay, siguro yung pinanggalingan nito, hindi naman sila magpapalit or magtatanggal ng battery kung walang problema. So, asahan na natin yon. So, ito yung nakuha kong data sa battery nung kamamatay niya. Kasi sinubukan ko pang pinandar pero namamatay na siya. Although, mataas pa yung ibang mga cell niya. So, ito guys. Kalahati yung ano, malakas pa, tapos kalahati talaga yung bagsak. Ito yung number 1, 2.9, 3.1, 3.1, 2.6, 3.1, 2.9, 2.8, 3.1. Napakalaking distansya niya. Okay lang sana kung ano, kung 3.1, 3.0 yung iba. Pero napakalayo na sa 2.9. So ito yung rason kung bakit nagka-cut-off siya. Kasi nga, nade-detect niya na bagsak na ibang mga cell. Yung supply natin, 24 volt pa lang, 25 volt kahapon, tapos 24 volt na nung talagang ayaw na talaga. Ang kahit siguro maglagay tayo ng active equalizer dito, talagang ano, talagang yung mahina, mahina na talaga. Yung matanda, matanda na talaga. Hindi na natin pwedeng pabatayin yun at palakasin. Ang tanging solution na lang siguro, either magpalit ng klase ng battery para sa akin. Kasi dito, tingnan nyo guys,
Dito kasi, kung ito yung bagsak yung isa, affected lahat. Magka-cut off na kagad. Kasi nga bagsak yung isa or dalawa, tatlo, apat. Samantalang kung yung maliliit, kung bagsak yung isa kahit papano, meron pa siyang mga kasamang nakaparallel. Dito, iisa. So pwede naman, partneran natin ng isa pa. Pero for me, nonsense kasi nga napakamahal. Yun ang disadvantage pag ganito na malalaki. Pag sira na yung isa, all the way, talagang sira na talaga. Affected lahat. Kumbaga, kumpara dun sa maliliit. Yung maliliit, kung sira yung isa, hindi masyadong ramdam kasi marami pa siyang nakaparallel na iba. Okay. Kung marami nakaparallel, gaya din ito kung marami nakaparallel, 3-4 per cell, hindi niya ramdam yung isa na bagsak. Eh paano kung natsyambahan mo na lahat bagsak yung apat na yon at makunat yung iba? So ang gagawin natin kung sakaling ganon, rumble. O dapat meron tayong capacity tester para kahit pa paano hindi tayo nun nagpapatsyamba. Okay, so ngayon, apat ang mahina dito. Apat. So ang solution dito na nakikita ko, either gawin natin siyang 12 volt para nakaparallel, i-parallel natin yung mahina sa malakas, kahit pa paano tumutulak pa rin. Magbigay ng kuryente or hindi, wala na. Yun ang mahirap dito. Punahin natin dito. 3.0 ba? Yan, 3.0. Nabalance niya ulit. 3.0. 3.1 kahit pa paano. Pero malaking distansya yon. 3.0. Nabalance na niya yung mga bababa kapon na 2.6. 3.1 3.0 3.0 3.1. Tapos yung overall, ayan, 24. Baliktad kasi pag sa camera eh. Okay, 24.9 25. So, na ano niya, na balance niya. Yeah. Okay. So kahit hindi naman natin i-test na gano'n, nakikita naman sa on time na ano, tingnan natin. Ayan o. Connected na kagad. Nakadalawang oras lang bumagsak na ibang mga cell. So yun ang isang problema dito. Either magpalit ng battery. Pwede naman to, pwede pang supplementary lang pang. Yun ang mahirap. Kasi ang load lang natin ay nasa, bumababa pa nga yung load ko eh. Umaabot sa 184-185 lang. Dalawang oras lang inabot. Aray ko. Ngayon, ang tanong, sayang ba yung pera natin? Dito hindi. Kay BMS hindi. Good. Sa hybrid inverter, kahit papano good. Dito tayo ano, dito tayo lugi talaga. So napakahirap bumili ng refurbished na mga battery kasi hindi natin alam kung yung dalawa ay good tapos yung dalawa ay hindi. 60 times 8 equals times 3.3, kasi yun yung maximum charge niya. So ito hanggang 3.3 lang. Hindi kayang ginagamit ko, kayang-kaya hanggang 3.7. So pwede siyang isagad hanggang 15 volt. Okay, tapos divide natin sa straight natin 200 watts. Kahit pa paano, makakakuha sana tayo ng 7 hours. 7.9. Size straight na ano, kasi umabot siya ng 1,500 watt hour. 7 hours na straight na 200 watts. O kahit sabihin na natin na 5 oras lang sana, pero sadly, nakakuha lang tayo ng 2 oras. Patay! Paano ba? Paano ba natin i-end to? Okay, so ganito na lang.